Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo, subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo, siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, narinig na naman natin sa ating mga pagbasa ngayon ang salita o ang pangungusap na huwag kang matakot. Do not be afraid. At palagay ko, nabasa na ninyo o nalaman na ninyo na ayon sa mga eksperto sa Biblia, itong mga salitang do not be afraid ay nakatala daw sa ating banal na kasulatan ng 365 na ulit. At ang reflection dito ay 365 na ulit
naisulat ang mga pangungusap na huwag kang matakot dahil mayroong 365 days sa isang taon. Kaya't ang Biblia, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos sa bawat araw na lumilipas o dumarating sa ating buhay, pinapaalalahanan tayo. Huwag matakot. Siyempre, may mga pilosopo, paano naman kapag leap year, 366 days? Kaya sabi ko, sige, isang araw lang tayong pwedeng matakot, every 4 years. Pero sa totoo lang, ang takot ay hindi natin sana pinapayagang maghari sa ating puso, isip at pagkatao sapagkat tayo'y sumasampalataya sa kapangyarihan at galing ng ating Panginoong Hesukristo. Mula po sa mga pagbasa ngayon, ang pangungusap na huwag kang matakot ay ipinahayag katambal ng pagsasabi, ipagpatuloy ang pangangaral. Yung mga pangungusap na huwag kang matakot, ito po ay salita ng Panginoon kay San Pablo na naitala sa ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Gawa. At kalakip ng pagsasabi ng Panginoon kay San Pablo, huwag kang matakot, ay sinabi niya rin, patuloy na ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin, patuloy sa pangangaral, patuloy sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Huwag titigil at huwag kailanman matatakot. Sa gitna ng malinaw at talaga namang naranasan nila noon na mga pag-uusig, mga pagsubok, mga pakikibaka na humahamon sa katatagan ng kanilang pananampalataya. Huwag titigil sa pangangaral. Huwag titigil sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at huwag matatakot. Bakit po? Bakit? Anong dahilan sa likod ng ganitong mga tagubilin? Ang una po ay sapagkat anumang mga pagtitiis, mga pagsubok, mga hirap, dagok sa buhay na ating pinagdadaanan o pagdadaanan lalo pa at kaugnay ng pagpapahayag natin ng mabuting balita, ang lahat ng ito mayroon pong katapusan. Napakaganda po ng larawan na ginamit sa ating ebanghelyo. Ang larawan ng isang ina, isang babae na magsisilang ng kanyang anak. Bago siya magsilang, pinaghaharian siya ng takot, ng pangamba, ng lungkot, ng dalamhati, siya'y tumatangis. Abay, sino ba naman ang nagsabi na madali ang magsilang ng kanyang anak? Ngunit, makaraan ang pagsisilang ng anak kapag nakita na ang isang bagong buhay na nailuwal dito sa mundo, ang pagtangis, ang pagdadalamhati at kalungkutan ay napalitan o napapalitan ng galak. Nalilimutan na ang lahat ng hirap, napapawi na ang takot. Hindi po forever ang ating mga pakikibaka. Hindi po habang panahon ang ating mga hirap. Minsan nyo na sigurong narinig sa akin dahil ito'y lagi kong sinasabi, dahil ito'y gustong-gusto kong ipahayag. At ito naman ay nabasa ko lang o narinig sa iba. Yung kasabihang, I believe in happy endings. If we are not happy now, then don't worry. It's not yet the end. Naniniwala tayo sa maligaya na pagtatapos ng mga kwento ng buhay. Kung tayo ngayon ay hindi maligaya dahil tayo nababagabag at kung ano-ano pang ating mga nararanasan, huwag mag-alala, hindi pa naman ito ang katapusan ng kwento natin dito sa mundo. At pangalawa po, tayo'y patuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi titigil at hindi matatakot kahit kabi-kabila ang sa atin ay sumusubok dahil ano ang sabi din ng ating Panginoong Hesus kay San Pablo sa ating unang pagbasa? Ako, sabi ni Hesus, ay sumasa inyo. Di nga ba't sa isang bahagi ng Ebanghelyo ay ganyan din ang winika ng Panginoong Hesus? Matapos siyang maisugo ang kanyang mga alagad, ano ang sabi niya? Umayo kayo! At siniguro niya
ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga, si San Pablo ang nagsabi, no? If God is with us, then who can be against us? Kung ang Diyos, ang Panginoon ay kasama natin, ay wala tayong kaaway, wala tayong kalaban. Kaya tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos, walang tigil at hindi kailanman panghihinaan ng loob. Mga kapatid, iba-iba po ang pamamaraan natin ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ako po, sa puntong ito, pinapahayag ko ang mabuting balita sa pananalita, sa pangangaral. At hindi lahat sa atin ay tinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod. Ngunit ipinapahayag din natin ang mabuting balita sa ating masigasig at lakas loob na pagsaksi sa kung ano ang mabuti, kung ano ang tama at kung ano ang banal. Pinapahayag din natin ang mabuting balita sa ating tahimik na paglilingkod, pagmamalasakit at pagkakawang gawa. At ipinapahayag din natin ang mabuting balita sa ating tapat na pagsasakatuparan ng ating iba't ibang mga misyon at responsibilidad sa buhay. Sa lahat ng ito, isinusulong at ipinalalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Hindi madali. Mayroon tayo mga personal na kahinaan na minsan ay napapaisip tayo, dapat bang ituloy? Karapat dapat ba talaga ako sa pananagutan na ito? Hindi madali sapagkat may mga pagsubok din sa labas na minsan ay nagmumula pa sa mga tao, sa mga karanasan o sa mga kalagayan na hindi natin inaasahan. Tanggapin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ano man ang misyon na ating tinanggap, ano man ang responsibilidad na ating dapat isakatuparan para sa paghahari ng Diyos, hindi po tayo titigil. Hindi po tayo matatakot. Hindi tayo susuko. Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo panghihinaan ng loob para sa paghahari ng Diyos. Okay? At pagpalain po kayo, minsan pa ng ating makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.